Hi guys, so Tranquil Chairs nga pala again ng Blacklist International. So today, actually may gusto ko i-share sa inyo na vlog. First of all, sobrang nakakaliw nung last game, anong first game kahapon kung saan nag-debut yung lineup namin sa Mobile Legends. And I think sobrang excited yung mga nakapanood nun kasi sobrang lupet nung ginawa ni Haji kung napanood yun. Yung nagde-defend, tapos biglang hinuli niya lahat. Anyway, sa mga hindi nakakaalam na sa ibang bansa nga pala yung Mobile Legends team namin yun, that's also the reason why pag nagpo-post yung Blacklist International pages, iba yung time zone. 12:30 AM nagpo-post kagabi, nagtataka yung mga tao, ba't ganun? Hindi nila alam na merong tournament na nagkaganap sa ibang bansa. Sa kabilang banda, habang nandun sila, I wanted to be able to share with you, no, yung proseso ng mga ginagawa ng mga back-end team, ano ba yung mga kailangan gawin in preparation before they come back for the next season. Kasi mga videos kasi na pinapakita namin before, parang perfect, lahat polished, lahat maayos. Pero syempre, before it got to that point, maraming mga tao na nagtatrabaho para maayos yung ganong type ng bootcamp, na umayos yung operations everyday. Diba? Like, hindi nakikita ng lahat na yung day-to-day operations ng pag-run ng bootcamp, hindi naman lahat yan perfect eh. Yung nakikita nyo na yun nasa live stream, paano yung mga nagluluto, yung mga naglalaba, yung mga nag-aayos ng mga gamit, yung mga nagsa-setup ng buong bootcamp, making sure na malinis siya, di ba? So, all of these operations, yun yung mga at times hindi nabibigyan ng, kumbaga, ng attention, hindi nabibigyan ng parang perspective sa mga vlogs na pinapakita kasi syempre gusto nga usually perfect, di ba? So, this time around, let me show you a different angle ng bootcamp ng esports team. At ito, etong clip na to ay yung time na nagpunta ako para bisitahin yung bootcamp to see what's the progress nung inaayos pa lang yung Mobile Legends / Wild Rift bootcamp. So, tingnan natin. Stato! Nandito kami sa bootcamp na gagamitin ng MLBB going forward. No? So, sa lahat ng mga hindi nakakaalam, yun nga, we are looking to transfer the MLBB bootcamp na makasama yung Wild Rift kasi medyo mas may ano sila eh, mas may overlap silang dalawa. So ito yung bootcamp na ibibigay namin sa kanila basically for the next season, because dumadating na kami sa point na nagkakaroon kami ng mga challenges sa old bootcamp namin kasi sa in a way safety, sa experience na meron yung player. Kasi syempre before, nung nandun naman kami sa Morato, hindi pa naman ganun ka larger than life yung mga players. Pwede sila kumbaga maglakad-lakad lang. Eh ngayon, parang larger than life na yung mga players eh. Hindi na sila pwede parang pakalat-kalat lang sa Morato, di ba? Mm. So, here, this is more of a very like a private space para sa kanila. So, mamaya, hindi ko naman kibibigyan ng tour, pero check ko lang. Check ko rin lang personally kung paano namin isa-setup, kung ano yung gagawin namin. And yun, kailan ka last nagpunta dito? Nung bago pa siya ma-render. Lumukha pa siyang ano, haunted house. Oo. Dati mukhang haunted house to eh. Yung mga ibang mga esports bootcamp tour, pinapakita lang nila yung mga magagandang parts. Dito papakita ko lahat. Full transparency. So for example dito, alam nga namang, di ba, like may nakatira sa'yo na X amount of people from Monday to almost like Sunday. Alam nga namang wala kang laundry area. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Merong tatlong washing machine dito at the same time, you know? Ganun kalupit dito sa Blacklist, ano. Bootcamp. So anyway, dito tayo sa mga parts ng vlog na hindi nakikita ng mga tao. Eh, hindi papakita to ng ibang CEO. Ako, papakita ako to. Full transparency. So, for this one, merong apat na luto. So, hindi ko alam kung anong tawag dito. Pansit. Menudo. Hotdog. Yun yung hotdog yung unang naubos. So, everyday, merong rice cooker dito na dalawa na sinaserve nung cook namin, tapos may apat na meals na options yung player. So, ito naman yung mga ref and all that. Tingnan natin kung, ako wala, hindi ko ito pinapakilaman in terms of operation. So, tingnan ko lang kung ano yung mga pinagbibili nila. So, okay. Madaming cobra sa bootcamp ng Blacklist. Sobrang daming noodles, pancit canton, whatever, kung ano man yung madaming cup noodles. Walang katapos ang noodles, ano to? Caramel syrup, may ganun pa. So yun, lahat ng type ng palaman, spam, at kung ano-ano pa. So, yan yung kitchen. Ito tayo sa dirty kitchen. Papakita natin na dito. So ito yung dirty kitchen. Yan, kompleto lahat ng mga stuff. Naglilipat kasi ngayon kasi inaayos pa. Ililipat namin dito yung Mobile Legends bang bang. Tapos nandito na yung Wild Rift currently.
So magiging dalawang teams yung mga pupunta dito. Okay, so pina-prepare pa lang pero we're technically fixing the bootcamp for the MLBB squad. They're going to be here, so ito yung setup. One of the things that we made sure na ma-renovate in this area is actually the restroom. Kasi, syempre, minor lang sa ibang tao, pero major kasi yan sa maraming tao. So, let's check out the restroom. So, ito, yan, talagang ni-renovate yung lahat ng parts ng restroom to make sure lang na maayos. So, please. Alam naman natin, kung naalala nyo, yung nagreklamo si Wise before na wala daw hot shower. So, dahil sa kanya, wala nang bootcamp ng Blacklist na walang hot shower. So, dito mapupunta si coach namin. So, nakita mo, nandito na ibang mga items niya. So, dito siya pwepwesto. So, meron rin siyang sariling room dito. Ano dito? Sino yung room? May tao, sorry. May tao pala, guys. I'm so sorry. Buti na lang sinabi mo. Dito, wild drift. Okay, so dito yung wild drift. Okay, nakita nyo naman. Ang linis sa CR nila. Ganyan ka na setup na sila dito. Sa right side. Iba rin yung setup dito. Sa right po. Sa right side? Ah, nandito na sila yung lalaro. Gaming area. Okay, kumusta? Oh, kumusta? What's up? Okay, so nandito yung mga Wildry boys natin. Ah, naka-live ka? Okay lang yan, hello! Hello, what's up? So, ito yung ano pala namin, yung buong setup namin. So, may sarili silang PC. Kasi importante na pag Wildry player ka, kailangan magaling ka rin mag-chess. Importante yan. Guys, parte ng ano yan, ng mga training nila yan, no, di ba? Pag hindi ka nag-chess tapos ano ka, Wild Rift player ka, mahina ka eh. Full transparency. So important yan. Nakita nyo, part ng training. Part ng training regimen natin yan, no? Diba? Seryoso. Top 1 sa ano, sa rank. O, oh, diba? Seryoso. Yes eh. Hindi basta-basta mga training dito. May mga cross-game ano tayo dito, cross-game training. Na hindi nila alam. Tignan mo. Walang pumapansin ng cellphone nila, lahat nasa PC. Yan ang mga pinakamagandang bootcamp ng Wild Rift, diba? Alam nyo na ngayon ha, mga secret sauce dito. Support our G2 Cup! New era G2 Cup! Ganda naman ang setup ni TG dito pero siya may sariling ano siya dito ah! Crib! Nandito pala si Coach TG at nandito ang kanyang crib by the way. Ganda! Ito ang ganda setup. Double cam setup. Ang ganda dito ah! So dito pala siya nagla-live! Sobrang tagal kung hindi nagpunta dito, hindi ko alam na meron na siyang sariling crib dito. So ito talaga, sabi ko sa inyo eh, walang ano to, no censorship. Okay, so sa mga hindi nakakalam, dito ang magiging bagong gaming area ng Mobile Legends. Ooh. As you can see, sobrang linis na. Full transparency. Grabe, ayos na lahat. Sobrang galing talaga ng dalawang manager namin dito. Grabe, kita nyo diba? Tinan nyo, pakita mo. Sobrang organized ng ayos nila ng yung cable management, sobrang grabe. Yung the way nila inorganize yung mga gamit. Akala nyo lang guys, hindi organized yan. Pero yung setup na yan, pinag-isipan nilang mabuti yan kung paano yan magmumukhang ganyan. Ito po, gaming yung practice area, tapos stream area po. Ng... Ah, stream area. Okay. Sa ngayon may natutulong. May natutulong. Walang censorship. Gusto nyo man pasukin yung natutulong. Sino yung natutulong? Ay, huwag natin pasukin yan. Huwag natin pasukin yan. Pagod yan, kawawa naman, di ba? Pagod. Nagligpit eh. Kaya OBC, nagligpit eh. Linis nga eh, di ba? So yan, ito may mga ibang mga secret area dito. This is how you... Ganito ang bootcamp pag gamers ang nag-aayos at nag-maintain. By the way, we're now receiving applications para sa bago naming manager. Dahil sa sobrang gulo ng place na to, mukhang may mawawalan ng trabaho. So tumatanggap po kami ng application or di kaya comment down below kung gusto nyo palitan si Nate.